Hello guys. Vloggers. Nandito na po kami. Kasi totoo lang nakakapagod na mag-ayos ng motor, no. So ang gagawin namin dito ngayon, sisirain namin. Kasi magaling kang kupal ka. Ano eh, palagi na lang kami nag-aayos, kaya tuturuan namin kayo kung paano magsira ng panggilid. Okay, sige ha. Panoorin niyo na lang 'to. Mamaya pagbukas sisirain namin 'to. Yan guys. Salamat nga pa sa may-ari ng pneumatic na 'to. Sure ko magko-comment 'to mamaya pag na-post na 'to. So, ito nga pala yung pagsira, no. Tatanggalin niyo 'yan. Yan. So, tanggal na. So, yun. Sira na. Naghintay ka, no? It's a prank. Mga popo! So, yun, nakita nyo sa stock. Pag stock kasi, pag pumiga kayo, tapos bigla kayong nag-brake, all stock note, no? Ang nangyayari, yung belt nyo, kakalog yan. Hahampas dito. Kasi makahampas lupa kayo. So, yun. Gago! Tanga! Para mawala inutil! Yan, is mapalitan natin ng center spring 1000 RPM para pag pumiga, pag brake nyo, pag piga nyo ulit, may power kagad. So, may torque kagad siyang ibibigay. Kasi, bumalik siya sa low speed. Matagal, no? Matagal siya mag low speed. Galing ka sa top speed, tapos bigla kang be-brake. Yun yung say, yung ano nun. So ito, kung makikita nyo, parang iba to, ha? Magic. Ito nga pala yung pulley. Ito yung dapat papalitan kung mag-racing ka. Actually, may nagsabi, sira daw to. Pero makikita nyo, no? Okay pa naman siya. Malalaman nyo kung sira, kakapain yun dito sa dulo. Kung may kain na, kung malalim na. Ito, pwede pa naman eh. Okay pa. So, hindi pa siya sira. So, hindi natin siya sisirain. Tsaka ito, yung tinatawag na drive face. Oh, tataka ako, tinawag siya na drive face. Wala namang muka. Walang mata. Walang ilong. Pero tinawag siyang drive face. Magaling kang kupal ka. Ito, okay pa. Pwede pa yan. Hindi pa yan dapat palitan. So, ang standard flyball ng Aerox is 13 grams, no? Yung 13 grams niya, wala pa namang tama, nakikita nyo naman, no? Okay pa. Kung gusto nyo makita yung magandang performance, marirecommend ko. Hindi sa pinopromote ko, no? Pero nagustuhan ko talaga yung brand na NCY kasi roller type siya. Kasi makikita nyo yung stock at saka ibang mga brand is... Hindi siya umiikot, no? Hindi siya umiikot. Pero yung NCY is umiikot. So, kaya yung kain niya is proportion. Tapos, yung gamit na plastic nun, fiber plastic, hindi hard plastic. So, explain ko yan mamaya pag nandito na yung parts na NCY na flyball. So, yun, tatanggalin natin yun, sisirain natin yun para matanggal. So, wait ulit. So, ito pala, guys. Ito yung tinatawag na... Anong tawag dito? Ito yung tinatawag na bakal. Oh, bakal to. So, hindi. Ito yung tinatawag na wing bell or clutch bell. O, makanya-kanya tayong term. Pag cause of dragging, no, isa sa cause of dragging is yung bell. May kita nyo. Yung portion na makinis, yun yung kumakapit. Yung portion na hindi makinis, syempre yun yung hindi kumapit, yun no, nakita nyo. So yun yung cause of dragging. Ito papunta na sa oblong. Yung dragging na tinatawag yung first start mo, yung paarangkada ka, yung nanginginig pa siya no. Maya-maya okay na. So yun dragging yun. Pero ito makaya-kaya pa to. So, lilinisin lang natin to. Pero much better kung papalitan, no? So, yun, ganun pagsira nung ano. Nakikita nyo? Yan, ganyan pagsira nung
torque drive. Pinapalo po yan. Yan, ganyan kalakas. Yan, ganyan, pagsira. Ito po yung pampalo po. Para matanggal. Ito. Yan, yan yung pagsira ng gamit. So, yun po ha. Ito po yung ano natin na hindi na tayo nag-aayos ngayon. Naninira na tayo. O yan. Gamit talaga pag may ganito ko, ginagamit talaga yung paa. Nagmimistula kaming unggoy dito, no? Pag ganito, o yun. Nasira na. O yun. Tanggal na, no? Sira na. So ito, medyo tagilid na ng konti. Pero okay pa to. Pero much better, papalitan natin ng 1,000 RPM. 1,000 RPM para mas madaling mag-low speed. Tsaka dagdag ano, dagdag arangkada. Tsaka pag pinalitan nyo, mas madaling masira siya. Oh. De, depende lang yan sa brand na ginagamit, no? Magandang brand din ng center spring is NCY. Sakto yung ano niya. Sakto yung taas niya. Tsaka yung tigas niya. Hindi siya masyado matigas. Yung 1,000 RPM niya, hindi masyado matigas. Hindi kagaya ng ibang mga brand, sobrang tigas. Pag sobrang tigas, pangit po yun. Puro lang po siya arangkada. Maganda siya sa mga circuit, traffic. Pero sa ano, top speed, medyo matagal niya makuha. No? So ito, medyo madumi na. Lilinisin natin to para daw masira. Oo, ililinis to para masira. Okay lang kung touring, stuck lang yung clutch spring para kumagat ka agad yung lining. Depende yan sa gusto ng customer o ginagawa ng customer sa pagdadrive niya. Pero kung kaskasero siya, pwede siya magpalit ng 1,000 RPM. No? Depende yan. Ibabase natin yan sa timbang ng driver tsaka yung papano siya mag-drive. So yun, hintayin natin ulit yung pyesa. Sikretong malupit, pwede pabulo. Mapapamura ka ng bakshit, malutong. Makinis, maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Parang binilad ng tanghali sa bubong. So, ito na guys. Dumating na yung pyesa. NCY Center Spring. Tapos hindi nyo nakita yung pagkabit. Sayang. Kasi nagmamadali yung ano ko eh. So, nakakabit na. Nagmamadali kasi yung sirani ko. So, eto explanation about sa flyball ng NCY. Pinalitan po natin to ng 11 grams. Makikita nyo, 11 grams po yan. Kasi sa base sa bigat nung may-ari. Then sa motor din masyado mabigat yung daladala niya. Ito yung stock. Ito yung NCY. Sinasabi nila pangit daw yung NCY kasi kalog, makalog siya. Pero ang totoo niyan, hindi yan kalog. The more na kumakalog siya, the more na mas maganda kasi roller type ito. Umiikot po ito. Wait lang ha. Pakihawak nga mo. Umiikot po ito, kita nyo. May ikot nyo yan. Kahit bago yan, umiikot po ito. Then, ang purpose nyan, kaya siya umiikot, is ang kain ng NCY, propulsion. Propulsion yung kain niya. Kasi umiikot nga, para siyang roller, no? Para siyang, kumbaga sa, ano, para siyang bearing. Isa pa, ang ginamit na parts nito, na material, is fiber plastic ang gamit, hindi siya hard plastic. So, ang fiber mas malamig, saka mas ano tawag dito? Mas madulas. Oh, wag niyo don't mind the ano ah, ito yung kukukong marumi. Normal 'yan. Basta sirani ko. So, 'yun yung kaibahan niya. At saka hindi po ito pwede ibali-baliktad. Makikita niyo po ito, yung plastic niya. Yung fiber plastic niya is manipis, di ba? Dito na side makapal. O yun yung hindi alam ng iba. Dapat yung makapal kasi ang ikot ng pulley is paganito, di ba? Paganyan. So ang pwersa
nandito. So dapat yung malapad nandito na side. Kaya yung sinasabi nila pangit daw ng performance ng NCY, yun pala yung pagkabit nila, yung pangit kasi baliktad. Hindi po siya, ulitin ko, hindi po siya pwede ibaliktad. O, although gagana siya, pero yung performance na hinahanap nyo, hindi nyo makikita. O hindi nyo mararamdaman. Kasi nga, baliktad yung pagkakabit. Kasi may kita nyo naman dito, yung gasgas nung sa pulley, nandito nung side. Yung dito na side, wala. So, dapat hindi talaga siya baliktad. Dapat ganyan yan. Okay? So, yun. Kakabit na natin. Ayan. Ayun 11 straight po siya sa Aerox. Recommend. Ayan. Then yung iba, eto, hindi na siya ginagrasahan ha. Yung ganitong klase, hindi ito ginagrasahan. Ang ginagrasahan lang, yung mga Mio Sporty, pag may nakita kayo na oil seal dito, dapat gagrasahan yon. Or kung walang oil seal, yung dito na side sa gitna, may kanal. So, gagrasahan nyo ng konti lang. Hindi nyo dadamihan. Kasi yung grasa, dun pupunta sa belt. Kaya yun, magkakaroon ng problema. Okay? So, yan. Ganyan lang yung pagsira. So, sira na siya. So, nakita nyo, ang ganda nung pagkasira, di ba? So, nakakapagod na kasi mag-ayos ng motor. Kaya naninira na kami ngayon. So, ito. Magkabit niyan. Belt. Huwag nyong kakalimutan ha, may arrow po yan. Huwag nyo pong ibabaliktad. Dapat ganito yung arrow niya. Diyan. So yan, ibubuka natin. One hand tayo, ang hirap ha. O yun, one hand. So, yan. Yung grasa. Walay grasa. So yun, lagyan ng grasa dun ha. Ng grasa. Ayan. Kasalpak yan dyan. Sa may Oh, tapos yung arrow, titingnan nyo. Asan na yung arrow? Ayun. Dapat dun nakaharap ha. Hindi dun sa likod. So, yun. Sira na. Ayan, yung tamang pagsisira ng motor. Hawa ka mga muna. Ayan. Ito po. Saan na yung camera? Yun. So ito, dito yan. Pag ikakabit nyo, dapat ibalansin nyo ha. Ito yung tinatawag na bakal din to, bakal. Hindi, washer to. Magic washer version 5. Magic washer version 5. So wala tayong nilagay ng magic washer. Usually yung magic washer doon nilalagay sa gitna. At saka ito, huwag nyong kakalimutan. May nakasulat po yan, letter O. Dito wala. So yung O, outside. Dapat yung letter O, nasa labas, nakaganyan. Hindi nyo nakaganito. Huwag nyo pong ibabaliktad. Yun po yung tamang pagsisira. Ganyan. Ano yung nut? Letter O means on. Huwag nyo muna masyadong ihigpitan, no? Pagkatapos, ipapantay nyo yun dito. Pantay na, saka nyo higpitan. Hindi yung isasalpak nyo agad. Ito, bababa. So, hindi siya balance, eh. Pangit din, no? Kanina pa ako sabi-sabi ng no, eh. Yes naman. Yan, malinis na po yan, no? Yes. At huwag nyo pong lalagyan po sana ng gatla dito kasi yun yung magiging cause ng dragging pagdating ng panahon. Hayaan nyo lang po na flat yan. Mahihirapan, wala na nga nagbebenta ng racing clutch lining na may gatla dito, di ba?
So, wag niyo pong tatanggalin. Old school na po yun. Yung iba, ginagasgas-gas-gas pa to. So, dragging, pangit po yun. Old school na po yun. Dito, abit. So, yan. Ihigpitan na lang natin. Gamit tong pinahiram sa amin. Shout out kay Electrokim. Ganda. Ang kumpare ko, Electrokim ganda. So, salamat sa pagpapahiram mo nito. Subscribe din po kayo dyan. Electrokim ganda. Oh, yan. Huwag nyo rin po masyadong ihigpitan yan kasi baka malustrid. Dapat sakto lang. Parang Coke. Sponsor naman dyan sa Coke. Yun. Panda rin na natin. Siya. Taba. Yun. Okay na siya. So medyo ito, medyo kalug pa ng konti, no, kasi bago yung belt. Pag naka-stack ka na center spring, mas malakas yung kalug niya dito. So yan, sira na. O yun lang, kakabit na namin. Tapos sira na siya. Yun lang po, salamat. Please hit subscribe and like. Share this video please, para sa iba naman may matutunan sila. Salamat po.